Good morning po mga kanayon! Ako si Ana, ang kasama po ninyo dito sa Usapang Baboy. Doon po sa mga ngayon lang po nakapanood, noon pong nakaraang linggo, ang pinag-usapan po natin ay tungkol sa mga nanganganak na inahin. Ngayon po, ipagpapatuloy po natin ang usapan tungkol sa mga inahin at mga biik. Handa na po ba kayo? Uumpisahan na po natin ang pangangalaga sa mga bagong anak na biik. Paglabas po ng biik, punasan po natin ito ng malinis na basahan. Kung sakaling may lumabas po na hindi humihinga, hawakan po natin ito sa ulo at hulihang paa at itaktak po natin pababa hanggang sa lumabas ang mucus sa ilong o kaya po ay sa bibig ng biik. Talian ng pusod sa pamamagitan ng malinis na sinulid, isang pulgada mula sa katawan ng biik. Putulin ito sa pamamagitan ng paggamit ng malinis na gunting o blade. At pagkatapos po ay lagyan po natin ito ng tincture of iodine upang maiwasan ng infeksyon. Putulin po natin ang matutulis na dulo ng ngipin ng biik upang maiwasan po na masugatan ng inahin habang sumususo ang mga biik. Putulin din po ang mga buntot upang maiwasan po ang kagatan o kaya po ay cannibalism pagsapit po ng grower at finisher stage. Maglagay din po tayo ng brooder o painitan na lugar upang maiwasang malamigan ng mga biik. Alam niyo po ba kapag ang biik po ay nalamigan, maaari itong maging sanhi ng pagtatae. Kaya't maglagay po tayo ng dalawang 50 watt na bumbilya sa loob po ng brooder box. Siguraduhin po na ang mga biik ay makakadede po ng colostrum. Ang colostrum po ay ang unang gatas ng inahin na lumalabas hanggang 6 na oras. Ito po ay siksik sa antibodies, pampalakas po ng resistensya ng mga biik. Ito rin ay may mataas na antas ng sustansya na kailangan ng mga biik. At syempre pa, dapat po nating tandaan ang tamang pagbibigay ng pagkain sa nagpapadeding inahin. Base po sa mga pagsusuri, ang pangangailangan ng buntis at nagpapadeding inahin ay malayo-malayo po. Halos doble o triple ang pangangailangang sustansya ng nagpapadeding inahin. Maaari din pong mamayat ang ating mga inahin o Thin Sow Syndrome kung hindi po natin mabibigyan ng tamang pagkain at tamang pagpapakain ang mga nagpapadeding inahin. Ito po ang feeding guide para po sa mga kapapanganak na inahin. Sa unang araw, magbigay po lamang tayo ng kalahating kilo ng Mama Pro Milk Maker upang maiwasan ang overproduction ng gatas ng inahin. Dagdagan na lamang po ng tigka kalahating kilo sa mga susunod na araw hanggang isang linggo matapos manganak. Kung higit sa 10 naman po ang biik, magdagdag po tayo ng tigwa 1/4 na kilo sa kada biik na lalagpas po sa 10. Unti-unti na po nating bawasan ang pagbigay ng Mama Pro Milk Maker kapag malapit na po tayong magwalay para po dahan-dahang humina ang paglabas ng gatas ng inahin. Ang mga biik naman po ay maaari na po nating turuang kumain mula day 5 pa lamang. Paano ba natin natuturuan kumain ng mga biik? Simple lamang po ang gagawin natin. Kumuha po tayo ng Early Win Immuno Booster at ihalo po natin to sa konting maligamgam na tubig. Ipahid po natin to sa suso ng inahin at ito po ay matitikman na ng mga biik. Makalipas po ang 2 araw, pwede na po tayong maglagay sa free feeder at ito po ay kakainin na ng mga biik. Yan po ang lesson natin para sa araw na ito. At para po sa karagdagang kaalaman, maaari po kayong bumisita sa ating website sa www.kanayunan.org. O kaya po ay pwede rin po kayong sumulat, tumawag, o mag-text. At karagdagang kaalaman naman po ang ihahatid ni Doc Ariel at ni Doc Ruth sa Usapang Baboy Plus. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik po ang K+. Maraming salamat, Miss Ana! O kayo dyan, kung gusto nyo makatanggap ng babasahin tungkol sa topic na napag-usapan kanina, abangan nyo po ang mga detalye sa Patok to Doc. Ang lahi ng mga biik ngayon ay nagdudulot ng kakulangan ng iron sa kanilang katawan, hindi rin sapat ang iron na kanilang nakukuha sa gatas ng inahin. Hindi wastong solusyon ang pagbigay ng ordinaryong klase ng iron sa pagsugpo ng anemia at mahinang resistensya. Sa pag-mature ng dugo, kailangan may sangkap na cobalt at vitamin B12 din. Bagong Jectran Premium for Piglets na may husay ng cobalt at B12 ay ngayon mas pinabisa pa ng zinc.
Ngayon, ang mga biik ay may natural na proteksyon sa mga sakit habang nabibigyan ng wastong dami ng iron. Iron para sa karagdagang hemoglobin, cobalt at vitamin B12 para sa pagbuo ng dugo na siyang nagdadala ng hemoglobin, at zinc para sa natural na pampalakas ng resistensya na siyang panlaban sa mga sakit. Turukan ng mga biik sa day 3 at day 14 mula pagkasilang.